Magandang tanghali, Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw tayo ngayon ng Huwebes, Hunyo 11, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, IMILF dismayado sa hindi pagkausad o pag-usad ng Bangsamoro Basic Law sa Kamara at pagtanggal ng opt-in provision, inalmahan din. Samantalang Pangulong Noynoy Aquino'y dumating na sa lungsod ng Iloilo para simulan ang dalawang araw na aktibidad para sa pagunita ng Independence Day. Comelec tiniyak na walang problema sa paghahanda para sa 2016 automated elections. Sa Albay, buntis na paanak ng wala sa oras matapos ilang ulit na kaladkarain ng mga sasakyan, mag-ina, kapwa patay. Sa ibang mga balita, lamay ng barangay Kagawad sa Bagyo na bulabog matapos mag-amok ang isang pulis. International news naman, South Korea nagdadalawang isip kung bubuksan ang mga paaralan sa gitna ng umiiral na MERS coronavirus outbreak. China nanawagan sa Amerika na itigil ang pag-hype sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Balitang sports sa NBA, Golden State Warriors hindi pa raw dispirado sa kanilang dalawang sunod na pagkatalo laban sa Cleveland Cavaliers sa NBA Finals. Sa SEA Games, ang ilang Pinoy boxers na nagkampiyon sa SEA Games ay naging inspirasyon daw si Manny Pacquiao, isa pang gold medal na sungkit ng Pinay cyclist kanina. At mga kaibigan, ang mga Pinoy fans hinikayat ang supo na suportahan ang malaking laban mamayang gabi ng Team Ascals kontra sa Bahrain. Live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman si Bombo June Descat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ang IMILF ay dismayado raw sa hindi nakausad na Bangsamoro Basic Law sa Kamara. May detalye si Bombo Dennis Amito. Masama ang loob ng IMILF sa pagkakatanggal ng opt-in provision sa Basic Law for the Bangsamoro Autonomous Region o kilala rin bilang Bangsamoro Basic Law. Sa isang forum ngayong araw, Bombo June, mga kaibigan, sinabi ni MILF Chief Negotiator alias Mohager Iqbal na napakasakit para sa kanila ng naturang pagtanggal sa itinuturing nilang napaka-importanteng bahagi ng panukalang batas. Iginigit pa nito na hindi naman bago ang nasabing provision dahil nilalaman na rin ito ng 1996 Final Peace Agreement sa panig ng Moro National Liberation Front o MNLF. Magugunitang maraming kongresistang kumontra sa BBL dahil sa naturang provision, kaya minabuti ng mga opisyal ng Kongreso na tanggalin na lamang ito. Ang opt-in provisions ay nagsasabing maaaring palawakin ang nasasakupan ng Bangsamoro Region kung ang mga karating na probinsya ay magdedesisyong mapabilang sila sa pamamagitan ng isang referendum. Maliban dyan, pinunarin ni Iqbal ang pahayag ni Senator Bongbong Marcos na magsusulong siya ng panibagong versyon ng Bangsamoro Basic Law. Mula sa lungsod ng yes, Bombo June. Yung pagkadismaya ni alias Mohager Iqbal na yan ay patunay ba yan na talagang nais nilang palawakin pa yung Bangsamoro at sakupin yung mga paligid na lalawigan dyan sa sakaling mabuo itong Bangsamoro Region? That's right. Sapagkat ito raw ay iginigit nga yung 1996 peace agreement sa MNLF na naging batayan kung bakit nila inilagay yung bahagi ng opt-in provision. Pero yun ay para sa ARMM law yun, yung organic law ng ARMM. Bakit yun na lang ang ipasakaya? I mean, i-amendahan? Tama yan, Bombo June. Pero sinasabi niya rito na ang ARMM ay isang administrative region at hindi tunay na autonomiya ang umiiral. Ayon pa dito kay alias sa Mohager Iqbal. Oo, marami kasing mga gobernador sa hearing ng Senado ay nasubaybayan natin. Yung mga gobernador sa paligid ng ARMM ngayon na magiging Bangsamoro Region, hindi naman sila tutol dito sa BBL na ito eh. Ang tinututulan lang nila, yung maaring yung lugar nila sakupin. Eh yung para sa ARMM, okay lang yon. Pero yung open provision na may posibilidad sa bandang huli na lumawak yung Bangsamoro Region na yan, yun yung ayaw nila. Kasi marami namang Kristiyanos dun eh. Tama yan. May mga nagpapaano ka lang nga. Although, ito ay medyo pabiro. Dapat daw pairalin itong ganitong sistema dyan sa may West Philippine Ayun. Sea. Oo, para lumawak man yung nasasakupan, mas maganda para lumawak ang Pilipinas. Yung West Philippine Sea magiging Bangsamoro Region na. Oo, yung China, takupin nila.
kung sakasakali. Pero yan po ay biro lamang. Well, yung seryosong party dito, Bombo Jun, yung mismong katagang ginamit nitong si Iqbal, alias, alias Mohager Iqbal, sinasabi niya, painful, very painful yung pagkakatanggal ng opt-in provisions. Talaga lang. Ganun yung pagkakabanggit. So talagang alam natin na matindi yung impact sa kanila. Well, malalaman natin kung ano yung kanilang mga susunod na plano dahil syempre may mga bagay din namang ikinukonsidera. Katulad ng binabanggit po kanina, itong si Congressman Manny Pacquiao ng Sarangani ay naglabas pa ng statement na sinasabi niya hindi siya tutol sa kapayapaan sa Mindanao, pero kung ibibilang yung Sarangani na kanilang probinsya dito sa Bangsamoro, ay itahasan niyang kukontrahin yung naturang panukalang batas. Yun nga yung pinangangambahan nila kasi doon sa provision, 10% lamang ng nga populasyon ng isang lugar. Sa referendum. Oo, ngayon, ang pinangangambahan ay kung magsipaglipatan yung taga-Bangsamoro sa lugar mo, umabot sila ng 10%, manawagan sila ng petisyon, mag-plebisito, manalo sila. Kaya ang sabi ng mga LGU officials, dapat per barangay yung plebisito kung sakali, hindi per city, hindi per municipality or per province. Dapat per barangay. Baliktad. Dapat per province, hindi per barangay. Kasi kung per barangay, baka unti-untiin nila, mauubos yung barangay mo. Pero kung per province, marami yung mga Kristiyano, mababaliwala yung ano. Sapagkat mahaba-haba pa yung debating kinakailangan dito. Actually, Bombo Jun, siyam pa lamang yung nakapagtanong. May mga kongresista tayong nakausap na yun yung magiging subject ng kanilang interpellation. Pero unfortunately, session break na ngayon at wala nang pagkakataon para sila ay makapagtanong maliban na sa pagbabalik ng sesyon sa susunod na buwan kung muling matatalakay pa itong, kumbaga, magpapatuloy yung interpellation sa plenary, saka lamang sila magkakaroon ng puwang. Nasa 25 pa yung magtatanong at yung nakausap ko ay nasa bandang hulihan. At yan yung punto ng kanyang itatanong. Well, malalaman natin sumahaba kung ano yung isasagot. Oo, tama yan. At kung mapapansin mo, siyam yung nakapagtanong sa loob ng ilang session days. Nangangahulugan na maaari pa itong umabot ng hanggang ilang buwan kung talagang pagbibigyan at magpapatuloy yung mahaba-habang tanungan. Sana naman ay may pasayan at sa patas naman para sa lahat. Maraming salamat, Bombo Dennis. Mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Dennis Hamito, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Pas Radyo, Bombo! Ang chairman ng ad hoc committee sa Kamara ay eksklusibong nakapanayam ng Bombo Radyo Coronadal at tiniyak niyang maipapasa yung panukalang yan sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. May detalye ang Bombo Radyo Coronadal. Bilang upang maibasa ang Basic Law for the Bangsamoro Autonomous Region OBLBAR bago ang filing ng Certificate of Candidacy sa buwan ng Oktubre. Ito ay matapos na mabigo ang mga ito na maipasa ang BLBAR bago mag-adjoin para sa pagtatapos ng second regular session ng 16th Congress. Ito ang inihayag ni Congressman Robles Rodriguez, ang chairman ng Ad Hoc Committee on Basic Law for the Bangsamoro Autonomous Region sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal. Ayon kay Rodriguez, sa buwan ng Setyembre pa magpapatuloy ang floor debates kung saan may 25 mga mambabatas pa ang bibigyan ng pagkakataon na mag-interpolate sa BLBAR. Kasabay nito, pinanindigan ni Rodriguez na hindi ang Malacanang MILF version ang kanilang pinagbutuhan sa committee, kundi ang chairman at vice chairman's version numano. Dagdag ba nito na desisyon niya na tanggalin ang opt-in provision sa nasabing bill? Ang Malacanang version sa MILF, yun ang original bill. Ang aming nalakay yung chairman at saka vice chairman's version na napinalitan na ang karamihan sa mga provision na questionable, delete na ang ibang provision. Yung opt-in provision, position ng chairman, position ko na i-delete yan. Sa akin tingin ay after matapos ang interpelasyon, sigurado kami na mayroon kaming numero para ma-approve ito. Ang bahagi ng panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Congressman Rufus Rodriguez, ang chairman ng Ad Hoc Committee on Basic Law for the Bangsamoro Autonomous Region. Yan ang ulat mula sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Bing Peneño and Daya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo! Bombo! Ang Pangulong Noynoy Aquino ay dumating na sa lungsod ng Iloilo para sa kanyang dalawang araw na aktividad sa paggunitaan ng Independence Day. Direktamente live mula dyan sa lungsod ng Iloilo, nandun si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Raymond! Maraming salamat. Magandang tanghali dyan sa Metro Manila, Bombo Jun. Sa ngayon, sa banda na rito ay kasalukuyan ng
direct thru restaurants na kung saan ay doon siya exclusive at privately dinala ng grupo para marahalian kasama ang kanyang mga gabinete. At ito'y matapos niya na kanyang inspeksyonin pangunahan yung pag-alvin ng mga inspektor na itinangalan na sa kanyang mga magulang na si Bombo Cory at former Senator Ninoy Aquino sa may bahagi ng Barangay sa Pavia, Iloilo. At saka dumaan ang Pangulo para inspeksyonin din yung tungkol dito sa may Barangay Kalabihan, Iloilo City. Ito'y magkalamit-laman dito pa rin sa bahagi ng Iloilo. At mamaya rin ay sinasaran yung gagawing Bombo Raymond. Medyo manipis yung signal mo. Nasa loob ka ba ng gusali dyan? Medyo pihit ka siguro ng kunti para maintindihan natin na ang audio dyan sa Iloilo. Bombo Raymond? Ay, ito Bombo. Ayan, yan. Malinaw. Sige, go. Medyo dito sa signal natin na at mamayang hapon, alas utos, ay magsagawa ng statement ng Pangulo Aquino at yung president friend yung guys sa matapos sa nilawing pagkapapaginaya sa public renovation sa Iloilo Provincial Capital Building. So yan yung maghapon na event ng Pangulo Aquino Bumudyon at saka meron siyang private dinner sa mga kanilang miyembro ng Liberal Party o LP dito sa Iloilo City. At ngayon, napansin tayo, ano, yung kasukutan ng mga miyembro ng gabinete at ang kanyang entourage ay yung parang campaign mo tayo ng kasukutan gaya ng suot ng 2010 elections. At kasama niya ang siyempre sila Senator Delon at Interior Secretary Manong Asbombo. Subuhan, abangan natin yung ating mahal na numbers. Alam ko po yan na umaga para sa flag ceremony at sa may Santa Barbara at kayo din naman yung computer na kung saan ay kasama siyempre ang ating presidente at CEO na si Dr. Rogelio Torreta Sr. Isa yan sa mga pinipiling mga ipinipitahan mismo ng Estado at ng Pangulong Aquino na kasalo niya sa Bandiyon o Buhat Bumutyon. Okay, malinaw. Bombo Raymond, maraming salamat. So, abahan yung ating mga pag-uat, lalo na yung ating Secretary kasama ang buong pwersa ng Bombo Radyo Iloilo tayo ay isang kaukalat dito sa Iloilo para langkat ka ng Pangulo hanggang bukas niya ng hapon ay ating mayroon tayo ng ating pangbayan. Directamente muna pa rin sa Iloilo City, ito po si Bombo Raymond Dinazaro Chukulata para sa pambansang radyo ng Pilipinas at Radyo Bombo. Ang COMELEC ay tiniyak na walang problema sa kanilang paghahanda para sa 2016 automated elections. May detalye at panayam ang Bombo Rajinaga. Kumpiyansa ang Commission on Election na bago matapos ang buwan ng Hulyo ay may mga bago na silang makina na maipapakita sa publiko na gagamitin sa darating na 2016 elections. Ito'y matapos na tuluyan ang buksan ng komisyon ang bidding process para rito ngayong linggo. Sa panayam ng Bombo Rajunaga kay COMELEC spokesperson Attorney James Jimenez, sinabi nitong bibigyan lamang nila na hanggang Hunyo 30 ang mga interesadong bidders na kompletuhin ang makina kailangan dokumento. Magugunita ang una nang inumpisahan ang bidding para naman sa system upgrade sa mga lumang PICOS machine na nakatakdang gamitin muli sa darating na halalan. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Rajunaga, Bombo Ardin Berdin para sa Pumasang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Sa iba mga balita, misto lang o agad na ibinasura ng Liberal Party ang hangad ni Vice President Jejomar Binay na i-endorso ito ng Pangulong Noynoy Aquino para sa darating na 2016 presidential elections. Sinabi ni Senate President Franklin Drilon na siyang Vice Chairman ng LP hanggang sa pag-aasa na lamang si Binay dahil malabuan niyang mag-endorso ang Pangulong Aquino ng kandidato na nasa labas ng Liberal Party. Binigyang diin ni Drilon na ang mga plataforma ng LP ang pagbabataya ng Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang pag-i-endorso sa kandidato at ito daw ay tiyak na sa loob ng Liberal Party manggagaling. Umaasa din si Drilon na si Secretary Marrojas ang i-endorso ng Pangulong Noynoy Aquino na inaasang gawin ito pagkatapos ng kanyang State of the Nation address sa buwan ng Hulyo.
Umalma si Senador Bongbong Marcos sa patutsada ng Malacanang na huwag nitong pakialamahan si resigned PNP Chief Director General Alan Purisima. Ayon kay Marcos, dapat managot si Purisima sa nangyaring trahedya sa Mama sa Panumang Kindanao na ikinasawi ng 44 na miyembro ng Special Action Force o SAF. Una nang nanawagan ng Senador sa Pangulong Noynoy Aquino na sibakin itong si Purisima. Pero ayon sa palasyo, hayaan na lamang dapat ni Marcos si Purisima dahil wala na rin naman itong posisyon sa Philippine National Police. Samantala, sa ibang mga balita, mga kaibigan, mamaya abangan po ninyo sapagkat doon sa lalawigan ng Albay, buntis na paanak ng wala sa oras matapos ilang ulit siyang sinagasaan ang mga sasakyan, mag-ina, kapwa, patay. Susunod na yan, standby. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! 9 days till the 12th year of Dunkin' Donuts Day. Avail of 2 winning combo boxes for 299 pesos on June 20 per DTI FTEB SPD permit number 4362 series of 2015. 9 days till the 12th year of Dunkin' Donuts Day. Avail of 2 winning combo boxes for 299 pesos on June 20 per DTI FTEB SPD permit number 4362 series of 2015. Bombo, disaster and emergency preparedness. Maging handa sa anumang trahedya o kapahamakan sa hinang lindol. Kung nasa labas habang lumilindol, magtungo sa isang ligtas na lugar na malayo sa mga bintana, mga gusali at sa mga nakabiting kawad ng kuryente. Lumayo sa mga puno, mga poste at iba pang istrukturang maaaring bumagsak. Kung ikaw ay nasa loob ng isang sasakyan, iparada ito sa isang ligtas na lugar malayo sa mga tulay, mga overpass at mga gusali. Hintayin tumigil ang pagyanig bago lumabas ng inyong sasakyan. Kung nasa tabing dagat o dalampasigan, magpunta sa mataas na lugar para makaiwas sa posibleng tsunami. Tandaan, sa ganitong panahon, kahandaan at kaalaman, susi sa kaligtasan. Bombo Disaster and Emergency Preparedness mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo! Bombo! At ngayon, narito na ang mga pangunahing balita. The 28th Southeast Asian Games, Singapore 2015. Update! Good news muna tayo mga kaibigan sapagkat isa pang gintong medalya ang naidagdag kanina sa patuloy na kampanya ng Team Philippines sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games dun sa Singapore. Nasungkit ng Pinay cyclist na si Marelia Vanya Salamat ang 22nd gold medal ng Pilipinas na manguna ito sa Women's Individual Trial Finals. Tinapos ng 21-anyos na siklista ang kompetisyon sa oras na 44 na minuto at 46.38 seconds para talunin ang mga karibal mula sa Thailand at ang pambato ng host Singapore. Sa kabila ng panibagong gold medal na nanatili pa rin sa 6 na pwestong Pilipinas, makaraang madagdagan pa ang ng Indonesia ng 3 gold medals ang kanilang natipon sa kabuuang 24 na gold medals na. Para sa 5th pwesto, itong samantala, malayo ng agwat ng Singapore na nasa unang pwesto pa rin na may kabuuang 61 gold, sinundan ng Vietnam na may 52 golds, pumapangatlo naman ang Thailand at pang-apat ang bansang Malaysia. Samantala, sa laro kanina sa women's volleyball, nakabawi ang Pinay ng ilang paso nila ang Team Malaysia sa 3 sets. Kung maalala kahapon ay hindi pinaporma ng Pilipinas ang Indonesia dahil dito nahaharap ang women's volleyball team sa must-win situation kontra sa Vietnam sa Sabado para sila ay umusad sa semifinal round. Ang volleyball team ng Pilipinas ay binubuo ng mga superstars na atleta mula sa collegiate team sa UAAP at NCAA. Samantala sa ibang mga balita naman... Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! Sa lalawigan ng Albay, buntis na paanak ng wala sa oras matapos na ilang ulit na kaladkarin ng mga sasakyan, mag-ina, kapwa, patay. May detalyang Bombo Radyo Legazpi.
pawang wala ng buhay nang madatna ng mga otoridad ang mag-inang biktima ng hit and run sa lalawigan ng Albaya. Kinilala itong si Gloria Gonzalez mula sa bayan ng Pulanggi sa lalawigan na sa inisyon na investigasyon na napag-alaman na naglalakad lamang ang buntis na si Gloria sa bahagi ng barangay Ilaura, Sura, bayan ng Uwas nang masugasaan ito bandang alas 11 ng gabi. Bagamat narinig na ang malakas na tunog sa kalsada, ipinasawalang bahala lamang ito ng ilan sa mga residente sa lugar hanggang sa paulit-ulit umanong nadaanan ng katawan ng biktima kung saan lumabas na ang bata sa kanyang sinapupunan na lalaki ang kasarian ng sanggol na wala na rin buhay kasama ng kanyang ina. Ayon sa mga tauhan ng Uwas Municipal Police Station, nakapag-responde sila sa lugar kung saan pinaniniwala ang ilang sasakyan na ang nakasagasa sa mag-ina. Hindi na rin halos makilala pa ang mukha nito dahil sa matinding tama. Napag-alaman na may problema sa pag-iisip ang biktima matapos umanong iwan ng kanyang asawa. 3 taon na ang nakakalipas. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Lorena Kising, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Pasta Radyo, Bombo! Mga armas, bala at eksplosibo na kumpiska mula sa 5 mga kalalakihan doon sa Agusan del Sur. May detalye ang Bombo Radyo Butuan. Mahaharap sa patong-patong na mga kaso ang 5 mga lalaking nahuling illegal na nag-checkpoint sa Barangay Hawilian sa Bayan na Esperanza, Agusan del Sur at nakuhaan pa ng iba't ibang uri ng armas, mga bala at mga eksplosibo. Nakilala ang mga nahuling sina Vicente Reddy's Hadrake, 85 anyos, biudo, residente na Puruk 8, Marlito Tumbata Cortez, 52 anyos, may asawa, residente naman ng Puruk 2, parehong sakop ng barangay poblasyon sa nasabing bayan, at sina Alberto Bayang Menendez, 48 anyos, Raul Borges Perez, 37 anyos, at Renante Carbona Lunhayan, 28 anyos, parehong mga magsasaka at magkakapitbahay sa Projes Barangay Remedios na nasabi ring bayan. Kaagad na naglunsad ng Joint Operation of Policia sa Bayan ng Esperanza kasama ang matauhan ng Agusan del Sur Criminal Investigation and Detection Team at 8th Special Force Company matapos makatanggap ng tawag na nagpaputok ang isa sa mga nag-checkpoint pasado alas 5:55 ng umaga sa May Kilometer 7, Puruk 7 sa natura ring barangay. Nakatakas ang dating sundalo si alias Junjun Hadrake na natumbok na siyang nagpaputok sa nasabing lugar kung saan sila nag-checkpoint pati na isang Junmer Engag habang nahuli naman ang 5 sa isinaguang clearing at search operations. Nakuha mula sa kanilang posisyon ang isang improvised M16 na rifle na may isang bala, isang caliber 357 na may 6 na mga bala, isang hand grenade, isang improvised PVC pipe gun at isang bandolier na mayroong isang long magazine na loaded naman ng 4 na mga bala. Nang walang maipresentang dokumentong magpapatunay na legal ang hinawak ng mga armas na masuspek ay kaagad silang dinala sa Esperanza Municipal Police Station habang isinabit naman sa PNP Crime Laboratory karga ang mga nakumpiskang bagay. Mula rito sa Bombo Radyo Butuan, pa sa Bombo Network News, ito po si Bombo Lilibas Ruiz nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Lamay ng barangay Kagawad sa Baguio na bulabog dahil sa nag-amok na pulis. May detalye exclusive ang Bombo Radyo Baguio. Posibleng maharap sa kasong alarming scandal, grave misconduct at administratibo ang isang pulis ng Baguio City Police Office na nag-amok umano sa lamay ng isang gagawad sa barangay hall ng Kayang Hilltop, lungsod ng Baguio. Ayon kay Police Senior Superintendent Rolando Miranda, OIC City Director ng BCPO, personal na nakausap nito ang pulis kung saan inamin nito na uminom ng 3 bote ng gin kaya't hindi alam ang pinaggagawa nito. Sinasabing lasing umano na nagtungo sa lamay ni barangay kagawad Victor Solomon ang naturang pulis at nagwala ito. Nagsisigaw, binalibag ang mga mesa at sinira ang bumbilya dahilan para maisturbo ang lamay. Sa ngayon ay hinihintay ng pulis ang formal na reklamo na isasampa ng pamilya Solomon laban sa pulis. Matatandang nasawi ang naturang kagawad matapos pagsasaksakin ng hindi pa nakikilalang suspect kamakailan lang. Kaugnay nito, pinayuhan ni Miranda ang mga pulis na huwag silang gagawa ng bagay na magpapasama o makakaapekto sa imahe ng pulisya. Yan ang balita mula dito sa impila ng Bombo Radyo Baguio. Para sa Bombo Network News, Bombo William Luxon, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo, Balitang OFW! Balitang OFW! OFW! Pansa
samantalang ipinagpaliban ang taon ng Independence Day celebration ng mga Filipino community sa bansang South Korea dahil sa banta ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS coronavirus. Ang bayanihan sa Korea 2015 na nakatakdasan ang ganapin sa Ansan Olympic Gymnasium sa June 14, 2015 ay ipinagpaliban at hindi pa alam kung kailan ito itutuloy. Taon ng ipinagdidiriwang ng Philippine Independence Day at Migrant Workers Day dun sa naturang lugar. Patuloy ang ginagawang pag-alala ng Philippine Embassy o paalala ng Philippine Embassy sa mga OFW sa South Korea para maiwasan ang nakamamatay na sakit. Bombo International News. Bombo International News. International News. South Korea nagdadalawang isip kung buksan ang mga paaralan sa gitna ng MERS coronavirus outbreak habang China nanawagan sa Amerika na itigil ang pag-hype sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. May detalye lahat ng yan si Bombo Lizelle Galan. Nanawagan ng China sa Amerika na itigil na ang pag-hype sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ni Chinese Embassy to Washington Deputy Chief of Mission Wu Xi na ang usapan sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea at cyber attack ay hindi dapat ayusin sa pamamagitan ng microphone diplomacy kundi sa tamang paraan. Ayon pa sa Chinese official, hindi dapat matabunan ng mga individual issue ang buong relasyon ng Beijing at Amerika. Ang pagtuturoan niya ay hindi lulutas sa anumang problema. Sinabi ni Wu na kailangang kilalanin ng US at China ang differences ng mga ito at magkaroon ng respeto sa isa't isa. Ang China ang sinisisi ng Washington na nasa likod ng malawakang cyber attack sa government network ng Amerika, bagay na inalmahan ng Beijing. Sumiklab din ang world war sa pagitan ng China at US nang magpatrolya ang surveillance aircraft ng Amerika sa reclamation ng Beijing sa South China Sea na may dalapang media. Ayon sa Beijing, nais ipakita ng Amerika sa buong mundo na masama ang China sa pag-angkin sa buong South China Sea. Sa kabilang dako, nagdadalawang isip ang South Korea kung bubuksan ang halos 3,000 paaralang na shutdown sa bansa bunsod ng outbreak ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS coronavirus. Inirekomenda ng World Health Organization o WHO na buksan ang mga paaralan dahil wala naman daw itong link sa outbreak ng nakamamatay na sakit. Ngunit sa rekomendasyon naman ng School Board ng South Korea, i-shutdown muna ang mga paaralan. Nabatid na patuloy ang outbreak ng MERS-CoV sa bansa kung saan ngayong araw lamang, 14 na panibagong kaso ang naitala ng Health Ministry. Sa kabuuan, 122 na ang biktima ng MERS coronavirus sa South Korea kung saan 9 rito ang namatay. Bombo Lizelle Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! The Cavaliers! The Warriors! Optimus is Curry, the rebound, the putback is fouled! Here's Green, throws it up, Hogan throws it down! The 2015 NBA Finals Update! Golden State Warriors ay hindi pa raw dispirado sa kanilang dalawang sunod na pagkatalo laban sa Cleveland Cavaliers sa NBA Finals. Lahat ng yan, may detalye si Bombo Jovi Gala. Hindi pa muna magiging dispirado ang ilalaro ng Golden State Warriors sa kanilang Game 4 bukas kontra sa Cleveland Cavaliers. Ito ang naging tugon ng mga manalaro ng Warriors na dapat wag muna silang magpanik dahil sa tiyak na makukuha nila ang kampiyonato. Taliwas naman ang paniwala ng kanilang forward na si Draymond Green na dapat gayahin ang laro ng Cavs na desperado kung maglaro nang nakuha nila ang dalawang sunod na panalo noong Game 2 at Game 3. Isang inihalimbawa ni Green ang ginagawang pagsisipag ni Cavs guard Matthew Dellavedova na tinitiyak niyang seguridad ng bola upang hindi ito makawala sa kanila. Dagdag pa ni Green na hindi mananalo ang Warriors kung walang babaguhin sa kanilang laro at kung hindi ilabas ng mga manlalaro ang kanilang saloobin. Hindi naman agad na pinaburan ni Warriors forward Andre Iguodala ang pahayag ni Green at sinabi nito na wala namang katotohanan na sila ay hindi lumalaban dahil sa ginagawa naman nila ang lahat upang makipagsabayan sa Cavs. Samantala, buong suporta naman ang ipinakita ni NBA superstar Kobe Bryant sa sipag na ipinapakita ni Cavaliers forward LeBron James. Ayon kay Bryant, bilang isang membro rin ng championship team, nararapat lamang na purihin si James dahil sa kakaiba ang laro nito ngayon nang mag-umpisa ang playoffs hanggang sa finals. Dagdag pa dito na kung ipagpapatuloy ni James ang malaking scoring ay hindi sila mabibigo para makuha ang kampiyonato ngayong taon.
Pinorin din ni Bryant ang pagiging agresibo ng Cubs dahil sa hindi nila sinasayang ang panahon upang makuha ang pagkapanalo kumpara sa Warriors na hindi nilalabas ang lahat ng kakayahan at iniisip na may mga natitira pa silang mga laro. Yan ang ating ulat, Bombo Jovino Galang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! The 28th Southeast Asian Games, Singapore 2015, Updates! Nagsilbi o manong inspirasyon ng mga Pinoy boxers sa kanilang laban sa Southeast Asian Games si Manny Pacquiao. Ayon kay Association of Boxing Alliance of the Philippines o ABAP Executive Director Ed Pexon, naging positibo o manong ang impluensya ng Pinoy superstar na si Manny Pacquiao sa mga amateur boxers. Si Pacquiao ay nagsilbi ring isa sa mga miyembro ng board ng ABAP at minsan daw ay kinausap din ito ang mga atleta. Isa sa nagpakitang gilas kahapon sa finals sa boxing ay ang 19-anyos na si Yumer Felix Marshall. Tulad ng kanyang idol na si Pac-Man, pinabagsak ng kaliwitin na si Marshall ang pambato ng host Singapore. May tuturing umanong balang araw ay magiging world-class boxer din itong si Marshall dahil sa maganda nitong performance. Mamayang hapon ay darating na sa Pilipinas ang Philippine Boxing Team na tinanghal na overall champion sa boxing events na mag-uwi ng 5 gold medals, 3 silvers at 2 bronze medals. Ang Philippine Sports Commission ay nagpaliwanag sa baliktad na pagkakalagay ng flag sa mga uniforme ng atletang Pinoy dun sa SEA Games. May detalye at panayam ang Bombo Radyo, Bakulod! Walang masamang intensyon sa baliktad na pagkakalagay ng maliliit na bandila ng Pilipinas sa uniforme ng ilang atleta na sumasabak sa 28 SEA Games sa Singapore. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia, sinabi nito na ang supplier ang may pagkakamali sa pangyayari na nagpalabas naman ng kanilang apology. Anya, posibleng baguhan ang nagtahi ng flag at dahil sa dami ng ginagawang uniforme ay hindi na malayan na baliktad pala ito. Umapi na naman si Chairman Garcia na huwag bigyan ng masamang kahulugan at malaking isyo ang naturang pagkakamali upang hindi naman mag-low spirit ang mga atletang sumuot ng uniforme na may baliktad na flag. Napag-alaman na unang napansin ang baliktad na flag sa suot ng mga nanalong atleta na sina Kyla Richardson at Eric Sean Cray na kapwa nanalo sa larangan ng athletics. Ang kumpanyang naghimo sa uniforme nila with issue or issue na sa public apology, no? Kasi sa kaduro sa naghimo ay siguro we should not really dwell on this kay kanugon nga ang duwat na atleta na nagdaog sa 100 meter dash dogin pa kwa nato ng ilabat siya blood or ang bahagi ng pahayag ni PSC Chairman Richie Garcia. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bakulod para sa Bombo Network News. Bombo Lines Antinor Flores para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Patuloy ang panawagan ng Team Ascal sa mga Pinoy fans na suportahan ang kanilang laban mamayang gabi kontra sa mas malakas na team ng Bahrain. Magaganap ang salpukan ng dalawang team bilang bahagi ng qualifying tournament sa 2018 World Cup dakong alas 8 mamayang gabi yan. Ang venue ng laro ay sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Dahil sa malayo ang lugar na yan, una nang nagpaalala ang Philippine Football Association na simula mamayang hapon ay meron silang libreng shuttle bus doon sa merong mga tickets. Ang pinakamahal na tickets ay nasa 531 pesos habang ang pinakamura naman ay 125 pesos. Matapos ang laban mamayang gabi, agad na aalis bukas ang Ascals patungo sa Qatar upang paghandaan ng sunod na laban kontra sa Yemen sa June 16. Sinasabing ang Team Ascals ngayon ay ang pinakamalakas na nabuong team sa kasaysayan ng football sa ating bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kaabuan ng ating mga balita dito sa Bombo Network News Noontime Edition. Huwebes tayo ngayon, Hunyo 11 na 2015. Balikan ko lamang ating mga headlines. IMALF dismayado sa hindi nakausad na Bangsamoro Basic Law sa Kamara. Pagtanggal sa opt-in provision, inalmahan din ng IMALF. Pangulong Noynoy dumating na sa Iloilo para simulan ang 2 araw na aktibidad para sa paggunita ng Independence Day. Comelec tiniyak na walang problema sa paghahanda para sa 2016 automated elections. Sa Albay, buntis na paanak ng wala sa oras matapos ilang ulit na sinagasaan ng mga sasakyan mag-ina kapwa patay.
Lamay ng barangay Kagawad sa Baguio na Bulabog dahil sa nag-amok na pulis. International News South Korea, nagdadalawang isip kung bubuksan ang mga paaralan sa gitna ng MERS coronavirus outbreak, habang China nanawagan sa Amerika na itigil na ang pag-hype sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa NBA, ang Golden State Warriors hindi pa raw dispirado sa kanilang dalawang sunod na talo laban sa Cleveland Cavaliers sa NBA Finals. Sa SEA Games, ilang Pinoy boxers na nagkampiyon sa SEA Games naging inspirasyon si Manny Pacquiao, habang isa pang gold medal ay nasungkit ng Pinay cyclist kanina. Mga Pinoy fans hinikayat na suportahan ang malaking laban mamayang gabi ng Team Ascals kontra sa Bahrain. Sa mga latest pang impormasyon, maaaring niyong buksan ang official website ng Bombo Radyo Philippines ang www.bomboradyo.com at tutukan ang Bombo Network News alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Lunes hanggang sa Sabado, maaaring niyo rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radyo News o like kami sa Facebook, facebook.com/bomboradyophilippines. Directamente live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman si Bombo Jundesca para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo! Bombo! Bombo!